O, ikaw na mag-umpisa mo man. Ikaw may gusto eh. Ikaw, di ba? Ikaw na, dali. Oy, dali. Bilis na mo, maikli lang to. Kasi nagtataka sila kung bakit walang video tong episode na to. Kasi once a week lang kami maglabas ng video. So kung gusto mo mapanood yung ibang videos, mag-Patreon ka. Oo, monthly ang bayad niyan. Tingnan mo na lang kung magkano yung presyo niyan sa www.thecoolpals.com. At saka, panoorin mo yung vlog namin. Nandito sa description ang playlist. Panoorin mo lahat para naman kumita kami please sa YouTube. Please! Pero ako, curious na ako . Anong song yung hindi alam ng tao na favorite mo na hindi nila kalaing favorite mo yung kantang yung kinakanta mo? Like, it could be a song na, kuwari, Taylor Swift, ito, BTS. Is there any band na parang, talaga, pinapakinggan mo sila? Ako ba yun? Kasi sila Taylor Swift eh. Siya, buwan, Taylor Swift. Siya, BTS. Bagong lipunan ni Andrew. Sinong pinakamaingay? Network Entertainment. I decline to apologize. Kuha ni James. Ganyan sila sa homeowners association, James. Oy, kokol. Di nyo nilalabas yung basura nyo. I decline to apologize. Binabawi ko na ang apology sa Twitter. Dahil mataas ang price ko. May sinisigaw si Alex Abila. Ano yun? Pahina eh. Walang tapang ko. Wala kang pinumumba. Halika dito, pakita mo yung balbon mong katawan. May kumot ka dyan, di ba? Ba't di mo itakip sa mukha? Uy, may kasamang kaibigan si Alex. Oo nga. Asan yung date mo dyan? Yare! Welcome to the Cool Pals! Episode 683. Exclusive on Spotify and YouTube. Narito naman tayo. Takot. Episode. Talagang hype na hype ako. Putang ina. Galing ah. Kinalik niyo. Narito si DJ Martin Dero at kasama pa rin natin na Moonstar 88 na humihingi ng kusa naman ninyo. Sana mag-hype naman kayo pag in-introduce natin sila. Yeah. Okay ba yun, Cool Pals? Mga hype kayo! Mas malakas pa dyan! Mga hype! Yan! Gawin ninyo yan ha, kapag in-introduce ko na. Ito na ang Moonstar 88 at kakantahin nila ang Torrete! Ito po si DJ Manigero! Pasok mga suki! Lamig, nangingin.
Si Jojong may Tourette. Ang ganda. Hindi, hindi tungkol doon yung kanta. Ano ka ba? Diba yun? Sayang, diba yun? Hindi nyo nabapa. Gagi, putang inang daan. Audio to, diba audio? Oo, bring nila na panood yung MTV mo. Oo, so, sorry sa mga naka-audio. Mag-Patreon kayo para makita nyo yung live MTV. Kasi talagang ramdam na ramdam ko yung kanta. Na, ayun yung mga kanta na talagang patutugtugin mo kapag hindi mo masabi sa minamahal mo, nililigawan mo. Tunay mo, nararamdaman. So pag lalaki tope, pag babae torete, ganun ba yun? Parang ganun. Hindi pa, pwede na naman maging torete ang lalaki. Dahil, tapos yung binabanggit mo kanina, Tourette. Iba yun. Hindi, yung Tourette, galing yun sa kanta ng E-Heads. Ah. Na Kaliwete. Na biglang na Tourette. Ikaw biglang na Tourette. Doon na sulat ni Tourette. Biglang na Tourette. Ah, oo nga, no? Ikaw pala ay Kaliwete. Na may Tourette. Oo nga. Diyos, ang galing, no? Tapos napunta si Bahadi sa inyo. Di ang galing. Diba? galing. Ito yung classic. Yung nagsulat ng Tourette, kuya niya. Manager namin. Pinaalam ba niya? Bakit giluwa ko yung isang word ng kanta niyo, ha? Gagawin kong hit song. Oo nga, no? Pinaalam niya naman. Pinaalam niya. Sabi ni Ellie, gago ka. May one word royalty kaya. No? Isang word lang kinuha. Pero ang galing, ha? Speaking of E-Heads, may mga tanong si GB tungkol sa E-Heads. Wala na. Hindi, ano lang kasi nag-guess nga natin ni Sir Angie. Tatanong namin si Buddy kung totoo lahat ng kunuwento ni Sir Angie. Sabi ni Angie, sobrang bait daw ng Eraserheads, eh. Kumpara sa ibang banda, nung nagre-record sa track. Yan. So yun yung kwento ni Angie. Pero anong kwento sa inyo? Tama naman. Ikaw na nga magsabi. Sir Buddy, pero nung ngayon, ikaw nang galing ka sa E-Heads, 90s era yan. Ngayon, ano naman ang masasabi mo? Ano nakita mo sa Moonstar 88 muna para masabi mong sali ko dyan? Matagal ko na silang kilala. Investment. Parang networking. Networking. May future. MLM kasi. So, open-minded. Alam nyo, pag
kailangan yung maghanap ng mga ano, mga katrabaho sa industriya na mas bata sa inyo. Nakakatawa siguro kung si Herbert papalitan ni Ellie. Unti-unti na, no? Unti-unti nag-i-headstay yung lineup. Unti-unti na. So masasabi niyong kayo ang Michael Jackson? Hindi. Hindi naman. Hindi ganun ka ba, ata? Cut yun, ha? Pero anong masasabi, yung work ethic ng mga nasa banda nung 90s versus mga work ethic ngayon? Sir, ba? Makakatanda yung question na yun, pare. Hindi, kasi hindi naman tanda, experience. Hindi, para sa akin, mas technology. Kasi nung panahon namin, growing up, natutuwa ako tumugtog, wala pang YouTube. So lahat nung tinutugtog ko ngayon, inaral ko on my own. Pero yung kids nowadays, kung gusto nila mag-aral mag-gitara, YouTube lessons. Oo. Gusto nila matuto mag-bass, may tutorial sa TikTok, may merong reels, merong ganun. So, para sa akin, technology. Yung access to technology and knowledge. Oo. So, mas mabilis matuto. Swerte ng kids ngayon. Totoo. Parang kahit anong kanta eh. Pabor sa skills, pero parang kasalanan mo hindi gumaling eh. Ang cute nilang limo. May tanong ako, parang kunyari, yung audience kasi ngayon, parang kunyari, imbis na mag-wave sila, nakatutok sila sa cellphone. Mm. Diba? Nailang ba kayo pag ganun yung audience, saka ganun lahat? Pet peeve nyo ba yun? Ako nanghihinayang, personally. Kasi yung tugtog ng banda, once in a lifetime lang yan. Or something. Parang yung experience for the... Parang itong show na to. Hindi na mauulit to eh. Hindi na kayo babalik! Silang lima. Kayong lahat. Yung pala yung ano. Kaya pala kinire-record nyo. Ito diba? Diba? So kung hindi kayo paying attention, may hawak lang kayong phone dahil gusto nyong i-record. Ang dami naman nagre-record na iba eh. Ano, may digital cam. So ang dami nagre-record. So sayang yung opportunity para magkaroon ng connection. So, yun doon, nanghinayang lang ako. Na-enjoy yung moment. Ang sabi ni Sir Baday, mga putang ina ninyo. In other words. Ay, yung subtitle lang. Yeah. May mga... Mag-Patreon daw kasi kayo. May mga artist din talaga na put your phones down, ganyan, para ma-enjoy yung moment. Pero ako, okay lang. Sa akin, ako naman, personally, kasi mahilig din talaga akong manood ng Shane gigs. Offend. Oo, kasi BTS, malamang, ako, sa BTS, malamang nakaganon ng phone mo, di ba? Siyempre, kahit bawal, Pero bakit nagtatao sa Japan? Parang bawal, parang... Hindi lahat. Hindi lahat ng concert. Depende sa artist. Depende. Kasi natin ako, may inattendan na akong Japanese band na Asian Kung Fu Generation. Parang pinuntahan ko sila doon. Tapos, walang nagtataas ng telepono kasi nahiya ako, so ganun lang ako. Tapos biglang may moment lang nag-Japanese sila, lahat sabay-sabay nagtaas. Nang one song lang ah. Tapos after nun, wala na ulit. Baka yun lang gusto nila. Ito na! Baka yun lang yung alam nila. Yun lang yung kurete nila. Parang ano yata kasama sa kanila, siguro sa ano nila. Parang culturally yata. Ano yung yes. May nagsalita ng Japanese? Basta mo nag-Japanese lang. Itaas yung cellphone yun. That's a cellphone yun. Pwede na i-record. Parang bawal yata culturally, hindi basta-basta kinakapture dapat eh. Jogging papunta Bataan. Kahit sa wrestling eh. Jogging lang ito. Most behave nga sila ng mga audience members. Kahit sa wrestling ng mga Japan, makikita mo hindi sila magulo, rowdy, nakaupo. Ganun nga eh, rock song yung ano, ganun no. Tapos pag masaya na, double time. Bibilis pa. Double time lang. Pero ganun lang talaga sila. Tapos sobrang saya na rock. Okay yan, Bert. BBM. Okay yan. Okay lang. Kasi parang, it's your piece of memory na, parang at that moment, on this angle, ikaw yung nakakuha ng ganong, memory. So, for me, okay lang siya. Noong una, it took me a while to adjust na noong nagsistart na yung puro phones na lang yung kaharap ko. Pero... Lalo na pag may iPad. Ang laki, no? Ang laki. Tsaka laptop. Yung laptop. Parang mas okay lang na yung mga laptop, cellphone. Mahirap kasi yung lighter dati, di ba? Torreluya! Lighter nga noon. Lighter nga noon. Oo, dati lighter. Ang init to, no? Second stanza palang masakit na. Mahinip eh. Kaya nga nagla-light stick na ngayon yung mga light stick or flashlight. Ang laking ginawa.
But flashlight? Di ba yung flashlight, flashlight? Parang tinaanan lang natin yun ah. Oh, you know, may titi. Na. Glow in the dark. Kayo ba, anong pinakamalaking concert na pinag-perform? As Moonstar 88 lang yung headline. Hmm. Ano ba? Nagmamatter ba yung size? Like, will you guys... parang yung... Kay Bon, Bon, nagmamatter ba? Sakto lang, dyan ang asawa mo. Sex question. Tawagin ko lang, ha? Hindi ko... Dubai, hindi ano, no? Dubai, pinakamalaki. Pinakamalaki. Well, hindi naman tayo headliner. Hindi kami yung pero... headliner. May... Pero kasabay namin, isipin mo, after namin ang tutugtog si Alicia Keys. Parang ganun. Ha? Ganun lang naman. Yung so, kamusta naman si Alicia Keys sa backstage? Christina Aguilera at Nora Jones. Oh? Pero sunod-sunod dapat. So, Moonstar 88 na after nyo, parang ganun. Parang, wow. Tapos kinantan nila yung Turete. Ayun. Christina Aguilera. Hassle. Doon naging Tourette's yung Tourette's. Pero sobrang dami tao noon. Oh. Ano, Dubai Expo. So, Dubai Expo, yeah. So, all Filipino siya. Audience. Oh, yun puro kasi. Filipino. Kaya excited. Sa Dubai eh. Oh, excited sila sa Pinoy. Na hindi na nga nagpapasok. Sobrang dagat yung tao talaga. Oh, sobrang ano, sa Dubai. Tama, Dubai nga yun. Masaya naman yung gig na yun. Oo. Masaya. Madaming memorable. Maraming malaki pero parang yung mga memorable. Kasi ano yun? Parang padulo na ng pandemic yun. Mm. So parang... Magbubukas na yung mundo. Magbubukas na yung mundo. So sobrang sakto yung Dubai Expo na yun. Yun. Sir Buddy, friends mo sila. Next question. Tama ka si Anji. Tama si Anji. Meron siyang bukod na couch. Hindi, matagal ko na silang kilala. So, Kilala lang. Ah, pero ang tanong ay? Friends. Kasi noong 2004, may ni-record na album noong 2004. The first time nakatrabaho ko sila. Ang impression ko sa kanila, professional magtrabaho. Professional gumawa ng kanta, professional makipagtungo, ganun. So, yun. So, cut to 2014. May banda ako noon, tapos nawalan ako ng banda. So, kailangan ko ituloy. Kailangan ko maghanap ng banda. Sabi ko, Darwin, kuya niya, manager namin. Darwin, may banda ka ba na walang bassist ngayon? Sabi ni Darwin, meron. Tuwagan kay Herbert. Herbert, palisin mo na yung basis mo. Yun. So sabi niya, yan, yung Moonstar, walang ano, walang basis ngayon. So sabi ko, game. Laban. Yan. Nung na-encounter mo sila, ano naman ang nakita mo dun sa, kasi ang impression mo sila, professional. Pero nung pagpasok mo, yun pa rin ba yung nakita mo sa kanila? I am mature. Hindi. Para nagdo-drawing ng Crayola si Herbert. Yun. So, rewind. Professional pa rin sila. It just so happens lang na sobrang sipag nilang magtrabaho. Si Bon may ang daming ginagawa na iba other than Moonstar. Si Mage ganun din. Si Herbert lalo na. So, yun. Pero may mga memorable sa akin kay Buds noon during ano, yung masyadong tama kasi yung Moonstar during nung mga writing ano. Magandang kanta yun ah. Tama. Si Ryan, alam niyo ra. May tama. Ibang tama. Siya yung nagsabi sa akin, Robert, pakinggan mo yung mga kanta ng, nagsample siya ng alcohol, yung pagising, yung mamaliin mo yung kanta. So, yun yung time na nasulat ko yung migraine dahil dun sa learnings ko. Ano, masyadong correct yung song. Nagiging wala lang, okay lang. Mm-hmm. Hindi naman siya mali. Pero, nagiging brilliant siya pag hindi, may mali. May mali pag masyadong aral kasi minsan, parang hindi siya ano lang, straight lang. Sinabi mo lang, parang wala kang POV, wala kang binago. So, yun yung, kaya yung migraine medyo inspired by after kung ma... katrabaho si Buddy. So, yun yung bunga. Tsaka sa yun, going back yung pagsama ni Buddy sa amin, na structure niya ng mas maayos yung mga songs, yung mga chords, mga, meron pala kami. Meron kaming cover ng chords na mali-mali pala. Oh. Alam mo yun? Kino-cover namin, na-record na namin, mali-mali pala yung chords. Nakakahiya. Secret. May ganun lang, pati discipline, syempre yung sabi mo nga, experience.
Iba talaga. Yeah. Pero working with younger musicians, ano naman, ano naman natutunan mo sa kanila? Na lahat ng tao ay tumatanda. So eventually, kailangan natin maghanap ng mas younger na musicians to work with. Para pala kayong minudo, di ba? Minudo, di ba? Pag tumatanda na, pinapalitan na ng bata. Oo, di ba? Di ba, James? Bakit ba yung experience sa minudo? Mas sumasarap. Si James, may alam yan eh. Anong nangyari sa minudo? Pag ang policy nila, pag 15 ka na, alis ka na. Ah, sa minudo? Sa minudo, hindi yung ulam. Hindi nag-connect. Herbert, ano ka ba? Para naman, para naman kami lang matanda dito. Kainan pala yun. Okay. So, kailan sila, mabalit sila na line up? Ganon? Bago mag-16 pala, kailan umalis ka na. Kasi mag-iba na boses mo eh. Grabe. Oh. Di ba may nudo si Ricky Martin? Oh, doon si Ricky Martin. Diba? Pati sino pa yung isa? Si Robby Rosa. Robby Rosa. Robby Rosa. Pati yung naging asawa ni J-Lo. Di ba? Si Ben Affleck? Oo, si Ben Affleck. Minudo. Madami-dami. Oh. Grabe pala. Talaga ba? Yung minudo niyo may Ben Affleck. Oh, maglalabas na ng meme niyo kasama si Ben Affleck sa minudo. Sa mga ngayon, sa mga bands ngayon, may nakikita ba kayong, ano yung napapansin yung kakaiba na ginagawa nila ngayon that makes them famous o click sa kanilang audience? Wala eh, ano? Ako sobrang galing nila. Yun talaga. Aside from skills, napakagaling. Career sila sa ano, tapos, social media, yung content. Siguro yan. Nahihirapan ba kayo mag-adjust sa social media? Pero ano naman kami, dahil nga sa Gigil, di ba? So, medyo aware ako sa ano. Nag-hire na kami. Dati kasi kami. Pero ever since, sobrang active naman, tirinay naman namin na kami lang talaga. Friendster pa and all. Kami lahat. Kami lang talaga. Multiply. Kami lang, pati production, pati content. Talagang shoot kami and all. Pero ngayon kasi, since sobrang busy na rin. And hindi ko na kaya eh. Pag kunyari may isang gig, tapos ang daming magtatag sa Instagram, siguro pati mas 100 plus nagtatag yung pati ganun. Pati pag-reply. Hindi ko na kaya. So, shoutout kay Ron. Si Ron. Hey Ron. Ron yung social media na namin. Meron na talagang ano. So, okay magpapadala ng hubad, si Ron lang ang makakita. Oy, kami pa rin sumasagot. Pero malaking bagay lang na merong mag... Pero ano, open talaga kami. Parang yun nga, nag-start kami. Cassette pa lang, di ba? Oo, oh, from analog CD, to digital. Tapos ngayon, streaming na lang, di ba? So, vinyl pa pala. May ano pa, may... Minamaximize namin kung ano yung tool. So ngayon, yung mga mas younger, talagang sobrang sipag, sobrang active galing nila. So, napaghandaan nila yun. Kasi kami, may mga day job namin. Ano. So, mahirap na hatiin yung oras for that. Pero sila talagang na-iposition nila ngayon yung ano. Pero apart from that, mga songs talaga ang galing, sobrang dami na rin. Sobrang galing nila sa lahat yon, sa paggawa ng kanta, sa production, sa interaction with the fans. No? You know, pero sa tunog, ito ba, yung tunog ba nila is something unique? O parang napakinggan ko na to, parang ina-adapt lang nila. You think nowadays, kailangan mo maging unique para mapakinggan? Ano ba? I think bottom line, kanta pa din. May market lahat. Ang ano lang ngayon, parang wala nang ano eh, wala na kasing mass media. Wala nang ano eh, di ba? Wala nang dating nagdi-dictate kung ano yung tunog. Meron talagang makakahanap sa'yo. Or sa, di ba? May, dati kasi pag tumugtog ka lang sa ASAP, buong Pilipinas na alam, di ba? Kung ano. Uh-huh. Or sa LS, pag pinatugtog ganun. Ngayon kasi scattered na, wala nang mass media. Therefore, ang point ko lang, may iba't iba nang kinikita. May, mahanap mo yung market mo. Tsaka marami nang nakapag-set nung effective way ng, ba, tunog. Sinasabi niya, may... Baliktad na rin ngayon eh. Sisikat ka muna sa social media bago ka mapunta sa TV. May ganun. Di ba? Dati, sikat ka muna sa TV bago ka sumikat sa tsaka mga tao. Tsaka sobrang daming reference na ng mga bata ngayon na in a way, bagay mga tunog na nag-work na before, nag-hit na before, i-adapt lang nila, mix nila, parang fashion, parang... Umiikot lang. Mix. Ang ganda ng tanong mo kanina, sino nagtanong na dapat unique para mapansin? Mm-hmm. Nowadays yata, hindi na unique yung selling proposition. Unique selling proposition. I think nowadays, yung mga kids, nakikita nila kaagad pag hindi natural, hindi organic, hindi organic, hindi genuine. So pag nakita ng kids na pagdating ay medyo pilit. So totoo. Same with social media, 'di ba? Mas raw ngayon, mas
gusto transparent, nila. Transparent, no? Yeah. Mas pag madali nilang malaman medyo, kung ano. Alam nila pang, oy, commercial to. Or ano. Yep. Diba? So paano nag-a-adjust kayo ngayon sa landscape? Ngayon? Organic. Palagi. Organic. Parati naman. Palagi. Yung parang nag-experiment talaga kami ng different, ano, na sa... Lahat ng social media. Okay. Sa tunog, sa songwriting. Then ngayon, may challenge kami ni Herbert. Herbert, dapat yung kanta natin, 3 minutes na lang. Kasi yung New Jeans, 2 minutes na lang yung mga kanta. Oo nga, oo nga. Wala na makikinig sa... Diba? Binilisan lang yung kanta. Parang, ano ba yun? Kasi na-curious ako. Kasi minsan, yung pagsunod mo sa trend versus dun sa authenticity mo, parang minsan... nako-compromise yung authenticity para lang makasunod sa trend. Mm-hmm. Paano nyo binabalance yung dalawang yun? Wala na, umalis na yung sasagot. Bye, Bert! Feeling ko naman, may certain DNA kami as a band. Parang kahit na with the new songs, ma-identify mo pa din na siya. Na Moonstar 88 pa rin siya. Parang ganun. Parang... It's more like that. Ganun. Hindi naman natin... Hindi naman namin... kami yung makikisabay lang dahil so biglang sumasayaw na kami ulit. Ganun na parang... Tsaka hindi todo. Hindi pa. For now. Hindi pa namin kaya eh. So hindi. Hindi siya ganun. It's more of parang kung ano lang din yung natural na trajectory namin, na growth namin as an individual and as a... Tsaka dapat ganun. Dapat trip din naman talaga namin yung kung ano man yung ia-apply namin sa songs namin. Hindi naman ibig sabihin trending siya, gagawin din namin. Pero bottom line dapat, okay kami, masaya kami doon sa gagawin namin. Kasi hindi namin mahirap panindigan yung hindi natural sa'yo, hindi organic. Mga parents na kami, so yung mga kids namin, yun. Kung ano yung mga trip nila, sinasakyan din namin. So talaga na-enjoy din talaga namin. Kung so ano sila, yung BTS fans din yung mga kids, ganun? Oo, yun. Ako, nahawa ako. Basically, lahat ngayon ang pinapakinggan ko dahil sa anak ko. Tapos genuinely na-enjoy ko talaga. Pinapanood ko na live kasi nga sobrang na-enjoy namin together. So ganun din. Ganun din si Bonnie. Oo nga, Taylor Swift. Yes, sir. Si Sebadi. Holy Notes. Holy Notes, Air Supply. Yan ba? Ang mga... Hindi, joke. Baka naman, sobra. Pero yung maganda mix yun. Yung mga influence ni Buddy. Tapos, ang dami mo makukuha sa kahit anong genre, kahit anong. Pag nilimit mo yung sarili mo to a single genre or kinakat mo yung sarili mo from other, doon matpuputol yung productivity mo. Yung pag-produce ng songs. Pero ako, curious lang ako. Anong song yung hindi alam ng tao na favorite mo na hindi nila kalaing favorite mo yung kantang yun na kinakanta mo? Like, it could be a song na, kuwari, yung Taylor Swift, ito, BTS. Is there any band na parang, talaga? Pinapakinggan mo sila? Ako ba yung tinatanong? Kasi sila Taylor Swift na eh. Siya, buwan, Taylor Swift. Siya, BTS. Bagong lipunan ni Andrew. Sinong pinakamaingay? Ooh. Meron ba? Like, or a song that na-influence ng kids mo na... David Pomeranz. Wow! Yung kid ko hindi na nakikinig ng David Pomeranz. Pag JS prom na niya. Kainuman ng Tanya Markova yun, si David Pomeranz. Ah, talaga? Seryoso? Puta, kinakala ako to. Naniwala, ano? David Pomeranz, kung nakikinig ka. Baka siya na yung talaga. Next guest nyo, si David baka Pomeranz. Nga, pwede! Nararamdaman ko. Maganda yun. Taga Cebu ba siya? Taga saan siya ngayon? David Pomeranz. Cebuano pala. Cebuano na pala si David. Actually, may Philippine passport na rin yun eh. Si David Pomeranz. Taga Orduha yata yun. Sir Buddy, anong music ang akala nila? Parang nagulat sila na parang, pinapakinggan mo pala sila? Or this is a song that parang nagulat sila na? Toto. Toto? Si Toto and his children. yung Toto, yung mga matatandang musikero na galing Africa. Si Africa, si Rosanna, yun. Yun na. Super fan. Pag nagbibidjoke kayo, yun ang... Oo nga. Hindi ko abot ang taas ng boses noon, utang na loob. Hindi ko abot. Binibase niya pag may video kayo. Napanggit ni Yvonne kanina yung day job. Si Mace may day job. Tinuloy mo pa rin yung pagiging pharmacist, di ba? Yun naman ang hirap minsan sa day job eh. Kasi minsan hindi mo, pag minsan lumaki na yung position mo, tumaas na yung position mo, hindi mo na mabitawan. Meron ka ba bang urge na bitawan yung day job hindi at i-full time to? Hindi bakit na. Hindi na?
Ikaw nga, hindi mo ba? Ikaw nga. Ikaw, pag nag-resign ka, mag-resign ako. Pero may urge ako. May urge ako. Ah, bakit? Next year. Oh, next year, ha? Pero sabay kayo magpapasa ng resignation letter. Hindi, pero may urge pa rin. Love ko pareho sila eh. Parang, siguro yung personality ko lang na parang pag puro banda lang yung gagawin ko, ma-burn out ako dito. Pero iba-iba, no? Pero, iba-iba yung tao? Iba-iba eh. Parang kung ano yung formula ko, parang hindi naman, it's not for everybody. Pag siguro kung yung sa research lang yung gagawin ko, ma-burn out din ako. So, parang totoo. Good balance of the two lang. May, ano, kaya tumagal ako. Pero feeling ko kung hindi, baka siguro hindi ako. Hindi pa naman dumating sa point na minsan nagkasabay yung gig tsaka yung day job. Na putyang ina, sana nag-resign na lang ako. May mga ganun kasi ako. Oo, nakaka-relate ako. Yung minsan parang, uy, wag nating i-post to kasi actually, naka-sick leave ako. Diba? Oh, naku, si James din. Alam na alam mo, diba? On call kaya ako ngayon. Diba? Tapos, pag-break ng ano, biglang nasa teleconference ka or ano. Dati lunchtime, noontime show guesting. Lunch lang. So tumagal, mga 2 hours. So babalik ako. 2 hours. Sa gigil to? Sa ibang agency pa. Sa ibang agency pa. Ibang agency pa. Pero ang tendency lang, humahataw ka sa trabaho. Di ba? Babawi ka, babawi ka. So, mag-compensate ka. So parang, putya, may time na hindi ako ano. So, dapat galingan ko. Dapat matapos ka agad. Alam mo, kaaganon mo, gumaganda tuloy yung ranking mo sa ano. Dahil hataw ka ng hataw. Tapos habang, nagiging cycle siya eh, habang tumataas ka naman sa posisyon mo, hindi mo naman siya mabitawan. Kasi lumalaki yung sweldo mo. Pero iba-iba talaga. Merong... Laki na sweldo mo siguro. Parang may gustong i-open up si James, mas malaki James, yung sweldo mo. Parang may multi-potentialites yung term na maraming skills talaga. Pero meron talagang ano rin, specialist. So, wala namang formula, pero dun sa mga maraming multi-potentialites, yun nga, okay lang yun, may ganun talaga. Oo, pero merong specialist dahil. Na... Yung partner ko sa business, sa Gigil, specialist siya. Kasi tutok siya. As in, ano, hindi niya kaya mag-multiple. Yung masyadong maraming ginagawa. Na ginagawa. Pero focus siya. Pero sobrang Hall of Famer siya. So may ganun na tao. Pero kami generally... Yung asawa ko, ganun. Kamikaze lang. Yun lang talaga ginagawa niya. Or... Pakikat na lang yun. Vape naman yan. Vape naman. Vape naman yun. Vape naman. Maganda rin kasing magkaroon ng glimpse yung mga listeners namin. Tsaka ibang mga tao rin na ano, mapakinggan to na kahit sikat na banda na katulad ng Moonstar 88, hindi talaga nawawala na may hassle pa rin. Hahassle ka pa rin talaga. So kasi may mga iba na nawawala ng gana kasi meron silang day job. Hindi nila ma-pursue yung passion nila. Hindi, kailangan nila mamili yung gano'n. Hindi nila alam na pwede mag-coexist. Pero may hindi kaya, which is okay lang yun. Okay, nangyayari yun. Nakakapagod din naman kasi. Well, we have to admit, sobrang volatile din kasi ng ano eh, economy. Ng arts dito sa Pilipinas. Yun pa, isa pa. Totoo din naman yun. So, may mga times talaga na lean months, gano'n. Na-curious ako kay Sir Buddy tsaka kay Bon. Si Sir Buddy ba, nagkaroon ka ba ng day job? Nung umalis si Ellie ng Eraserhead. Hindi, seryoso yan, seryoso yan. Totoo to. Hindi. Pirated DVDs. Nagtitin ng pirated CDs. Ng Eraserhead. DVD. Nagtrabaho ako sa ABS-CBN. Meron silang music department. Gumagawa ng music for advertising and scoring. They're called Roadrunner Network. Wala nang Roadrunner Network ngayon. Nag 3.5 years din ako sa kanila. So, every day sa Makati, pumapasok ako to go to the office. Nung umalis ba si Ellie, nagkaroon ka ng resentment? At first. Gaano katagal yung resentment na yun? Hindi pa tapos. Hanggang ngayon. Na joke lang. Well, may US tour sila. Siya nagsabi noon. Joke lang. Siya nagsabi noon. Pero, hindi ko na inisip ka agad yun eh. Kasi meron akong baby noon eh. Pag may anak ka, walang resentment, trabaho ka. Tama. Maghahanap ka ng trabaho. So, five months later, may trabaho na ako. So, kailangan mo kumita eh. So, hindi ko na inisip yung resentment. Hindi importante yan. Pero kasi yung kita mo sa Eraserheads versus yung kita mo, hindi naman napantayan, di ba? Sa Moonstar ba? Hindi, ano yun. Sa amin? Hindi, sa Roadrunner. Hindi pinag-uusapan yan. Hindi pinag-uusapan yan. So. Pero seryoso,
hindi rin importante yung halaga. Importante yung nagtatrabaho meron, ka. Oh. Dahil meron kang... Huwag mo sasabihin niya, papasweldoin ka lang ng 20 pesos pag... Ay, nako, hindi nila alam. Mas malaki sweldo ko sa Moonstar. Hindi kasi producer din siya eh. So, pero mahirap ba? Coming from sobrang sikat na Razorheads band, tapos then going to corporate... Tapos may hindi mga importante 'yon pag may anak ka, hindi mo na iisipin. Wala ka nang wala nang pag-uusapan pa. Kung meron kang inaalaga ang pamilya, may binabayaran kang renta, may magpapakain ka ng mga tao, trabaho. During na nag-road runner ka, nagbabanda ka pa rin. Oo, I was part of Twisted Halo and I forget the other bands. Cambio. Tapos Cambio, may binuo kami na banda ni Raymond. So, it's called Cambio. Nakagawa rin kami ng dalawang album. Mm-hmm. So, sino sa Eraserheads ang pinaka-friends? Si Raymond ay dati ko pang katrabaho. Yun. So, si Raymond for the long... Actually, may grupo kami ngayon. Kung meron kayong party or corporate event, gusto nyo ng banda, pwede nyo kami i-book. Ang pangalan namin, Ultra Combo. Oh, napanood natin sa Gigil. Sa Gigil na napanood. Ibang klase yun. The best. Ultra Combo. Ibang klase yun. Oh, next episode niya. Ultra Combo sana. Si Bon. Huwag na. Day job. Wala kang day job, no? Then, before, halos sabay-sabay kaming corporate. Nag-radio ako, tapos na... Radio? Sa Mellow. DJ? Nene. Marketing. Marketing. Ang ganda. May boses kang pang marketing. Hindi ako DJ. Tapos, advertising. Tapos nag-inquirer ako sa mobile inquirer. Tapos, yun na. Ginave up ko na siya siguro 8 years ago yata. Hindi mo pa nasabi isa pa, yung River Maya, di ba? Hanggang ngayon naman. Joke lang. Siya pa si Bamboo? Tapos, yun. Moonstar na. Todo Moonstar, tapos nag-art. Yan. Pag pinapili ka, Imago o Moonstar? Oh, man. Pero gumagawa ka ng toys, di ba? Hanggang ngayon, natuloy pa rin. Ngayon, naka-post lang siya kasi naglilipat kami ng bahay and studio. Pero, yan, nandyan pa rin siya. Check nyo. Art of Bonito. Art of Bonito. So, yung toys. Kasi ikaw ay graduate ng Fine Arts. Sa UP Dilaman. So, yung ginagawa mong toys ay art toys. Ano ba yung art toys? Okay. Medyo mahirap i-ano eh. Pero designer art toys, limited siya na you have yung Marvel niya kanina eh. Mga X-Men, mga ganun. Wala lang yun, no? Sa ibang, hindi naman. Pacquiao eh. Pacquiao Panko. Hindi, joke lang. Pero yun, like yung, kasi marami sila. Pag may release yan, mga 1,000 plus. Uh-huh. Hindi siya limited. So, yung ginagawa namin, limited edition. So, concept ng mga painting, gano'n, limited lang. We can do as hanggang 50 pieces lang. Mm-hmm. So, yun. Worldwide na yun. May mga collectors kami from US, mga gano'n. So, kami, may mga ginagawa kaming sculpture, resin. Parang, pero, medyo pop siya. Hindi siya yung sculpture na talagang parang mga kung pormang Jollibee or whatever, gano'n. Niregaluhan mo na ba sila ng gawa mo? Meron si Mish. Hindi ako niregaluhan, binili ko. Tapos na-shock ako. Akala ko, siguro mga 500. Ay, grabe, ang mahal. Naka-give wrap pa eh. Walang discount. Walang discount. Magkano. Naku! Kailangan ko ng pampalamig kapag ka nagmomotor. Eh, hindi naman ako pwedeng maglagay ng kung anong pag-ano doon. Mga... Ano? Yung mga bote o yung mga inumin doon sa ano, hindi pwede. Kailangan yung presko. Ano pa magpapapresko sa akin? Ano nga ba? Huwag mo iba tayo. Hindi, food powder yan. Iba to mo yung pre-clean. Malay. Wagis. Sasaktan si Mono. Dinas yung mga pag-comedy. Buti na lang. Hindi ako nagkabukol. Dahil ito pa rin ang lalagay ko sa bukol ko. Para mawala yung bukol ko. Oh. Ha? Ito. Oh. Naglalaro ka na eh. Hindi. Try nyo to. Kung hindi nyo pa nasusubukan tong kutsi-kutsi, may mali sa inyo. Hindi, totoo. Itong prickly heat cooling powder, sobrang effective dito. Lalo na sa mga bata.
yes. na nasa school. Ah. Yan. Dahil kaya, pag hindi pa rin kayo ginawang online class. Ito na class, mga... So effective to nung ulitin mo yung take mo. Kaya nga eh. O dito natin guys. Dito natin. Dito tama mo na rin yan. Dito natin pick upin. Pero simula nung gumamit na ako ng Gucci Gucci, never na akong nainitan. Oh mga mukhang babawiin nila endorsement ah. Oh di pa tayo nakakapir ba. Pero the best, cool ka lang pag Gucci Gucci. Yeah. Oo. Wala. Hindi ko siya ko rin pipili. Pipili din ako na. Pero maganda, maganda. Sobrang ganda. Sobrang. One of one. Yung pati ano, pulido yun. Sobrang pulido. Oo, hindi. Nakikita ko din. Yung kay Mesh kasi yun yung master, ano, paint master yung tawag. Paint master kasi edition. We have the paint master. Pag nagawa mo na yun, tapos, yung mga i-reproduce mo ng mga 10 pieces, gano'n. Hmm. Pwede mong ipa-repaint na lang sa, ano, sa gagawa. Pero ako, personally, ay, ako gagawa lahat ng 10. Mm. Tapos, signed and ano yun. So, yung mga collectors, gusto nila yun na, limited lang eh. Si Jed Madela, collector. Si Jed Madela. Oh. Hoy! Si... Bakit sila, ba't sila Herbert sa si Buddy wala? Ha? Sira, ulo kayo. Salbahe! Salbahe kayo! Salbahe, nakainom na kasi. Na lang. Ayun. So, kasi inumpisan mo sa ay. Ay, sa Toy-Con. Ito, nagko-collect ko si James ng mga toys. Naano lang ako na nabigla. Art siya. Art. Art siya. Limited. Medyo expensive edition. Nga siya because of expensive the konti siya. Lang. Oh, konti yeah. lang yung na-produce. Tsaka, ano, sobrang ganda rin talaga. Hindi siya factory-made kasi. Oh, oh. Hindi siya factory-made. As in, handmade siya ng artist. Nahihiya sa sarili niya. Nahihiya yan. Cheers muna. Yun yung tito mo sa ano, yung sa reunion na may ginawang katakantaduan. Tapos gusto mag-sorry sa lahat. Public apology ka niya, Brad. Pero kinabukasan na magsosorry yan eh pag nahimasmasan na. Okay, ano ba mga nasabi ko sa party? Sila naman lang magsosorry kasi may nabitin tayong tanong kanina yung tanong natin. May tinanggihan na ba kayong politiko na BBM? Kasi kayo ay openly na kakamping. Kasi minsan may openly kakamping dati na talagang sumusuporta kay Lenny pero tumanggap ng gig kay mga politiko na openly naman na BBM. Tayo yun. Hindi naman di tayo. Saka hindi ka tayo nabubok ng mga politiko eh. Meron ba? Namimili ba kayo minsan? Siguro more of yung mismong... ano ba yun? Campaign period talaga ang no talaga kami dun sa kasi nga very pink talaga kami. Uh-oh. So may mga konting ano gusot na nangyari ganun na ano yung gusot? Accidentally nabook kami sa isang ano event na sobrang ano supportive supporters sa ano sa kabilang side oh. Tapos nagulat kayo pagdating namin paano nangyari hindi pa sabi nga namin are we not pink enough kaya pala green kaya pala green and red ang pinasusuot sa atin. Kaya pala after natin si Andrew E. Pero sobrang gulat kami medyo natakot pa nga kami kasi nga medyo aggressive na yung ano gusto talaga nila kaming ano pero kami no talaga parang that time nandun no, na kami sa venue. Sa doon lang namin nalaman na... Pero tuloy pa rin naman. Si Andrew, iyon na. Hindi niya na tinuloy. Pero nung ano naman, after the election naman, di ba, parang you have to, ano, accept kung ano yung pinili ng tao, di ba? So for us, it's still a job for us. So, ano, people can still invite us no matter what the affiliations kahit are. Kahit sa Ilocos. Nung time lang na yun, nung kainitan talaga nung... Kasi we play for Lenny for free. Wala talaga. Let it be known. Wala talaga kaming bayad. Kami gumagastos pa sa... Actually, napanood ko kayo dun sa Katipunan kasi katabing-katabi lang namin yung Lenny headquarters. Eh. Ah, okay. Kami yung mga nakalabas yung ulo dun sa grills. Uy, Moonstar na! Nakalabas ulo namin, totoo. Muti ako na iboto sa Lenny kasi the company na yung sumunod. Sabi ko, nakaboboto ko na to. The company na yung pinatugtog, Boonstar. Pero ito, BBM siya eh. Hindi. Hindi. Duterte siya. Ah, Duterte pa siya. Hindi. Solid pero, North ka, di ba? Hindi, hindi. Huwag mo na yung kaya, GB! BBM! BBM! Ano, may hawak ka pang alak! Doon lang ako bumoto sa Biskaya kasi doon kami napadpad eh. Pero ngayon, kung may magbubuk sa inyo na politika,
political. Wala nang color ngayon. Wala nang color. Pero as much as possible, yung alam namin na ano, kumbaga walang politika involved. Oo. Kunyari piyesta. Kasi kumawa naman yung kunyari piyesta. Oo. Hindi naman sila yung sineservicean mo yun. It's the constituents eh. Yung mga tao talaga. At saka hindi naman kami yung akit ng stage na, oh, saan? May endorse. Sa election na. May endorse. Kasi wala namin tutugtugan. Entertainment. Work siya, work siya. Pero kunyari, birthday ni BBM. Gusto kayong... Gagi talaga to siya. Favorite niya yung Torete. Yung pala favorite niya, no? May t-shirt pa siya. Oo, may Torete siya, oh. Torete shirt. Torete! Buti lang may management, totoo lang. Oh, Monsterero Fans Club. May mannerism kasi siya. Alam mo, ang good news, yung Substar, sobrang protective rin sa amin. No? Mm. Kasi kung bago dumating sa amin yung mga ganyan dilema, na-desisyon na ng management. Oh, oh. Baka yung M nun, Monster. Baka nga, baka na-invite na kami. Hindi lang namin alam, sayang. Baka Monsterero Italiano Gold Fans Club siya. De, pero mga ganyan dilema, hindi na umaabot sa amin usually. The management, Substar na yung nag-deal. BB Monsterero pala yan. Pero wala naman sa inyo yung parang, oy, pag ano, wag ano, ganyan na. Hindi naman kayo nagbibigay ng restrictions. Hindi naman ano. Kasi nga ngayon, tama si Mish eh. It's work. Kumbaga, ang mas importante sa amin, mapasaya namin. Oo, yung audience. Sila yung naghihintay eh. Ano eh. And yun lang yung maaambag namin. Pero yun, supportive pa rin kami dun sa pinaniwalaan namin in terms of... Siguro, I'm sure sa susunod na election, meron na naman kaming mapupusuan, di ba? Oo. Empress Sandro Marcos, diba? 2010. Ayan na. Nasingitan na ba kayo? Kung ngayon issue yung mga sumisingit. Oh my God! Sumisingit sa banda, gano'n. Kapapanood ko pa lang. Meron ba kayong mga ano? Gusto nyo mga... mag-trending tong episode na to? Meron ba? No. Ben and Ben din ba yan? Hindi naman. Oh, hindi ah. Ano naman? Nagko-call out ka na rin. Oh, baka ma-demanda tayo. Hindi naman. Hindi, kwento lang naman. Minsan yung magsalita si Ryan. Ibigyan namin yan. Ako kaibigan ko sa yung ano, Ben and Woman, Ben. Woman, magsalita ka. Ano, Muman? Anong sasabihin mo? Saan? Sa Ben and Ben? Hindi, wala. Hindi kasi nangyayari talaga yan sa live events eh. Ano ba yun? Ano ba siya? Talagang mortal sin ba siya sa isang lineup na na pag sumingit ka, mortal sin talaga siya? Talagang pang-dilatang diba? Ka ng mga... Yung sa Orange and Lemons yung recent, di ba? Oh, yung parang kakanta sila tapos may kumanta na celebrity na kumanta. Alam mo ang malungkot doon? Okay lang. I mean, feeling ko lang, yung POV ko doon, supposedly yung artist, hindi na, dapat management ang... Nahipag-usap. I mean, kami, tutugtog lang kami. When, kailan kami hinto, tumugtog, at kailan kami mag-start, management ang nakikipag-deal. Hindi na namin ano. So, protected kami sa mga ganong situation. No? Ikaw, Mish. Yung mga singitan. Kasi, di ba, management. Parang nangyayari talaga. Nangyayari siya. Oo, sa totoo lang. Siguro sa akin, usap lang talaga. Kumbaga, heads up na maayos lang. Na, pero yung talagang didiskartehan nila parang ano, medyo... Sa kahit saan naman, pila sa tren, pila sa jeep, di ba? Parang, kaya kung sabihin nyo, nagmamadali ako. Bakit sa ano, hindi naman ganun? Saan? Australia. Yun! Ay, might! O sa Japan din, di ba? Wala, talagang maayos ang pila. Oo. Ano yun eh? Anyway, so pagka kunyari, kung kunyari may isang banda na gustong sumingit sa lineup kasi meron pa silang susunod na gig, kausapin lang kayo, okay na yun. Nangyayari yun. O kaya maglabas sila ng senior citizen card. I'm sure ginawa. Tsaka baka ginawa din namin yun to ano other bands, feeling ko. Hindi rin yung mga natin. Hindi namin masabi eh. Baka legitimate kami yung, way naman na pinakausapan. Sir Buddy, nung 90s, uso na rin ba yung singitan? Oo, oh, siningitan namin lahat. Nareklamo na ba kayo? Oo, oh, hindi nawala yung mga ganong reklamo. But, ginagawa namin ng paraan lagi na tutugtog kami sa probinsya, maghahanap kami ng mga local bands para makasama namin. Sila yung mag-o-open for us. Uy, kasama ko doon. Nag-open na ako sa E-Heads. Yes. Ikaw din, di ba? So, nung nasa Mayricks kami, naghahanap kami ng mga banda na... Kaming isa kami ron. So, kung may nasingitan man kami sa inyo, sorry. sorry. Pero nangyayari talaga yun. Let's just be clear. Tulad nung kinikwento ni Bon. So, parang saan yan eh? Parang nagda-drive kayo, di ba? Unintentionally, may sisingit talaga. Mangyayari yun. Hindi maiiwasan. So, more often than not, yung mga singitan sa banda...
miscommunication lang. So, no big deal. Para sa akin. May analogy ako dyan. Kasi napansin ko, I mean, pag inaano ko sa ibang bansa, yung mga daan, ang luluwag, di ba? Kasi yung mga opportunity, ang luluwag. Yung hindi ka doon pwedeng sumingit kasi may oras ka. May time ka para mag-shine. May right of way. Right of way. Sa Pilipinas, sobrang liit ng mga daan and the opportunities are so small din. No? So, iba ang mindset sa Pilipinas, kailangan dumiskarte. Kasi, pag hinintay mo yung turn mo, dyan, lalabas ka, hintay mo maubos sakyan. Oh, maubos oras mo. Magagalit yung nasa likod mo kasi ang bagal mo. So, it's really economic ano rin eh, na yung opportunity sa Pilipinas, kasing liit na mga daan natin. So, kanya-kanya diskarte. Lungkot lang, pero... May question tayo sa... Herbert! Para sa Senado! Herbert, sa susunod na halalan! Yan! May question from the audience? Para kay Senator... Herbert Hernandez. Pero yung ginawa ba ng Herbert... Ay, ng By the way, pinangalan ako sa ano, kay Herbert Bautista. Talaga? Anong pinag- di bistik ang pang... Ano palayo mo? Bistik. Dati nung bata. Dati? Puto. Yung ginawa ba ng Orange and Lemons na... Ano na niya? Sinabi kinol na sa... Kinall out niya. Sa public. Alam ko, nag-walk out sila eh. No. Di ba? Ano ba siya? Hindi naman. Parang bakit tumabi sila? Bumalik din yata. Ah, bumalik din ba? Ano ba siya? Para sa inyo as a justifiable. Band. Justifiable. Commendable ba siya? Justifiable? O talagang sana pinrivate mo na lang para hindi ka na... Well, valid naman yung emotion niya. Malamang hindi natin alam yung pinagdaanan niya during that time. So feeling ko sobrang tagal na yung paghihintay niya bago umabot sa ganun. Two years. Actually, napapag-usapan naman ng ibang banda yan. Pero baka lang kasi behind the scene, hindi natin alam. Baka pang-apat na beses na sila nasingitan, parang ganun. Mahirap mag-comment. Ganun din sa kabila. Baka sinabi, hindi natin alam talaga. Kaya ang hirap mag-ano dun... sa social media pag nakita niyo hindi niyo alam yung totoong story eh, di ba? So feeling ko yun na pag-uusap dapat sa akin din yung yung for me parang it's not something that I would do personally lang kung nandun ako sa sitwasyon na yun kasi parang na magko-call out ka in public In public siguro I will call out privately kung may opportunity kasi parang yung public kasi parang inano ko na yung crowd Pumunta sila sa awkward situation ako lang hindi ako masyadong ang hirap ko na maka-recover kapag sinet ko yung tone na may commotion. So parang gusto ko lang maging masaya lang. Tama. Dun sa spot, yung isang oras na binigay sa akin, parang mas priority ko na mapasaya yung crowd at saka yung band. Ma-awkward kasi lahat eh. Ako lang yun, pero everybody would have their own ano. From the start of the conversation din naman, talagang connection, building connection yung sinasabi ni Meish eh. So pag nag-call out ka, ma-awkward yung mga tao, so mahihirapan mo din sila yung ma-win. Ako rin mahihirapan. Mahihirapan din. As a vocalist ba, merong pressure sa'yo na i-vocalize yung... Talaga. Yung nangyayari question coming from vocal. yung opinion ng ano ng mga band members mo. Yes, dapat ano inclusive pa din. Kung ano yung like kung nagko-promote kami ng something, ano, kinukuha ko pa rin yung opinion nila about ano, hindi la it's not parang ang hirap kasi pag vocalist ka parang iniisip ng lahat may main character syndrome ka which is totoo naman, di ba? Oo, di ba? De. Kasi yung spokesperson sa Orange and Lemons eh. Oy? The spokesperson. Hindi, parang siya yung nagbumoses na para sa banda. Tingin mo ba hiningi niya ba yung consensus nung band members niya bago niya sinabi yun? Pwede rin yun. O hindi, emotional ano na yun. Emotional. Pero depende siguro sa dynamics. Valid naman yun si Clem na nagalit talaga siya at that moment. Sa'yo, as a ikaw, bago ka bumoses ng sarili mong opinion, hinihingi mo ba yung opinion ng band members? Pag nasa sitwasyon na sa banda, na gano'n. Tinatry mo yun. Medyo outspoken din kasi ako on a lot of things. Kaya, ano, medyo nag-mellow down na nga ako eh through the years. Pero, ano, may tendency rin talaga ako. Masyado akong opinionated, gano'n. Masyado ako strong personality. Oo, alpha, gano'n. So, tinatry ko rin na, ano. Feminist.
Yeah, ganun. Pero mayaman na siya eh. So, steady na lang. Kapitalista na siya. Marami, mataas sa pwesto natin. Oh, no, na-promote tayo na na-promote. Okay. Ganun. Ang sweldo. Oh, so, okay na. Sa akin dun sa issue bahala ng singitan. Na kayo dyan. Sa issue ng singitan, siguro isa sa mga, as a comedian din ha, parang kuwari sumingit yung Eraserheads, tapos ako yung susunod, mahirapan ako eh. Oy, nangyari sa amin yan. Parang yun yung siguro hindi sa nagagalit ako na sumingit kayo. Nagagalit ako na kayo yung kasunod ko. Ang hirap naalala sundan. Oo, oh, mahirap sundan. Oh. Uuwi na sila, wala na, uuwi na sila. Tumugtog na yung Eraserheads. Parang ganun yung takot ng mga banda. Nangyari sa amin yan. Hindi singit ah. Hindi, hindi. Pero tumugtog kami, right? Ito yung kasagsagan ng ano, Noypi ng Bamboo. Tapos nasa Batangas kami, naalala ko pa yung place sa isang theater sa Batangas. Tapos Bamboo yung tumugtog, so syempre talagang todo talaga. Tapos biglang kami susunod, umupo lang yung mga tao. So ano, nangyayari talaga, part siya ng ano, part siya ng journey ng isang ano, banda na oh, magtatagal. Pag-performer ka, no? Dapat nag-compose kayo ng kanta na ano eh, huwag muna kayo umuwi. Oo, oh, kasi ang hirap oh talaga after nun. Kahit sabihin ko, kahit sabihin nung sikat na banda, huwag muna kayo umuwi, meron pa. Inanin na yung mga tao eh. Parang, kaming bahala, sasabihin namin, huwag sila uuwi. Ulul mo! Uuwi sila! Parang ganun. Pa-blip natin, napansin ko lang, marami ako napunta mga gigs dati. Kapag next band, umuwi. Maraming. Tapos, pag natapos sila, public naman to, no? Napansin ko lang, nang nanood akong concert ng parokya sa Novaliches, nung umuwi na yung parokya, 60% yata, umalis na rin. Kasi tutugtog. Uy, may marketing yung may marketing. Kaso yung nga lang din eh. If it's kasi a fan favorite talaga, yung malaki yung fan base, oh, tapos nauna sila sa'yo, there's a chance uuwi na talaga mahirap yung mga tao after. Mahirap sundan yan. Mahirap sundan. Ano, parokya, kamikaze, ganun, Eraserheads, parang expect mo na. No. Pero to be fair sa mga organizer, feeling ko pinag-aaralan nila yung sequence na yan, no? Kaya, oh, di ba, parang kayo, di ba? Oh. Yung mga stand-up comedian rin, pinag-aaralan nyo rin yan eh, di ba? May story din yan pagkunta, oh, pa-peak. Diba? Pinaka dun sa main headliner para yes, makuha, oh, lahat ng audience will be there. Eh kaso, minsan rin may ano rin sa mga organizer na sila naman ang na-delay. Oh, oh. So alam mo yun, yun yun rin naging problema. Pag na-delay yung ano, sinong tama? Eh ang sinabi mo dun sa main act, gantong oras, eh may mga lakad din yan. So paano yung, ayun nga eh, complication dahil may, nagiging domino effect. Kumbaga. Kayo, may banda ba kayo na parang susundan natin banda nito, mahirapan tayo? Madami. May ganun. Madami. Kamikaze. 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 Para inuubos talaga nila yung energy ng ano, buong crowd. Sinasabihin ba yung asawa mo, ang gagalingan ha? Kami susunod. Sinasabihin ko yung LED. Inaway ba before the gig? Mag-acoustic ka lang ha? Makakasira ng moral yung pag-inakot. Tanda mo, ako susunod. Gagaling siya. Ang hirap eh. Wala. Sa panahon ng Eraserheads, is there a band na parang pag mahirap o wala na talaga? Kayo, kahit magandang tanong yan. First time ako natanong. Time ng Eraserheads, kung may banda na susundan namin, usually kami yung last band eh. Uh-oh. So, wala nang sunod sa amin. So, tutugtog kami ng mga 1 a.m. Yung inaantok na lahat ng tao. Ganun, so... So, yun. Pero yeah, before you, may banda ba na parang isusundan natin yung banda na to, patay tayo, mahirapan. May ganun pa ba? May umabot ba yung time na parang... Kung nangyari man yun, hindi pa sikat yung Eraserheads noon. So, wala pa yung album. Wala pang first album. College pa lang. Yung sa mga sumikat na mga banda noon, nakasabayan nyo, sino yung parang naunang umangat sa Eraserheads na parang sila yung main headliner at that time? Madami. Pag nagbabanda ka, may mauunang bandang sikat sa'yo. So... first album, 1994. So, yung time na yon, Intro Voice. After Image. After Image, The Dawn. Mayroon na sundan yun. Oo. Pero maliit lang yung eksena dati. So, walang kaagaw. Yung eksena ng banda dito sa Pilipinas, sobrang maliit. Oo nga. Sobrang tight. So everybody knows everybody. Kung may kaaway ka, community. Kung may kaaway ka, mahirap dahil magkikita kayo sa susunod na gig. Totoo 'yan. Oo. Kaya malamang nagbati na 'yun eh si Iwo. Yun. So chances are
parang okay lang yan. Hindi importante yung mga ganong away dahil magkikita kayo sa susunod na bar, sa susunod na gig, sa susunod na benefit show, magkikita kayo. So, hindi importante yung mga away-away mismo. Na yan. Mismo. Sa airport pa lang, di ba? Magkikita na airport, yung last na ano namin, magkakasabay kami na itchy worms, tas... Plastikan. Plastikan. Ganda. Hi, Jukes. Hi, Jukes. Mukha ba may passport yun? Kasi ako kasabay ng cycle mine sa airport. Marami yung... Local lang. Domestic lang naman. Oy, pati by the way, at dalawa na sila. Oo. Dalawa na yun. So, yun nga. One, two. Dalawa na sila. Nagdalawa sila. So, tapos pareho yung... Franchise, hindi kasi sobrang daming booking. Hindi, joke lang. Parang minudo. Parang jupran sa kamapran. Ganun. Meron ba pinipit sa inyo... Parehong ketchup yun eh. Meron ba pinipit sa inyo na arch enemy nyo ng Moonstar 88? Wala nga eh. Kaya ano kami? Wala nga eh. Kaya tuloy walang ano. Ano eh, walang intriga sa amin kasi... Boring tuloy. Wala kami kaaway na ano... Hanap tayo. Naisip niyo ba yon na gumawa ng... Ngayon, gagawa kami. Sige, pangalanan mo, Bon. Kung merong banda. Kung merong banda na gusto niyong makaaway. Eraserheads. Eraserheads. Parang dun kagad. Inumpisa niyo na sa bayis na. Go home, di ba? Away agad. Di ba? Go big, go home. Trending tayo nito. Hindi na po banda ang Eraserheads. Okay. Binalik may, ko lang may ano na ako, may Moonstar 88 na ako. Yo. Si Raymond may sariling banda. Si Ellie may sariling banda na. So, pag sinabi nila na yung bandang Erase, hindi na kami active. Ano kami, hina-hire kami to get together, to play together. So, yun yung ginagawa. Like itong July. Itong July, meron kaming tugtog. So, we get together to play together our old songs. But, ano ba? The band is not together. Lift your hands. Baby, don't be scared of a thing that could go wrong along the way. Everybody! You get by. Parang smile. Parang sex lang yan, walang kiss. Pero ang bash ngayon sa Eraserheads, wala na ngang Eraserheads, wala na pinag-uusap. Sinasabi sa inyo, nako, gusto na namang kumita ng pera. Sino bang ayaw, putang ina? Di ba? Oo. Amen. Oo, di ba? Parang tanga rin yung mga tao na parang... Siyempre... Sa hirap ng buhay ngayon. Oo. Oo. Di ba? Yung pagiging creative, parang ini-equate, hindi nila ini-equate sa pera. Parang... Pag sinabing creative no? Ka... May mga purists. Hindi, I think, I think may magandang point yan. I think, hindi... Dahil ang alam ng maraming tao, ang trabaho ay pagiging doktor, pagiging engineer, pagdating sa komedyante, banda, musikero, manlilikha, parang ang tanak... Pagtingin ng maraming tao, hindi pa rin totoong... hindi totoong hindi trabaho. Totoong profession. Hindi siya totoong profession. Akala nila hobby lang. So dapat advertising agency executive, dapat pharmacist. Pero ang pagbabanda ay, ako I'm so super grateful na ang pagbabanda ay pwedeng maging trabaho. Which is sa ibang bansa, sa globally, no? I mean, makikita mo, lahat ng klase ng trabaho, kahit basurero, kahit yung nag-aayos lang ng nab, ng mga, kung ano-ano lang, lahat binabayaran ng mahal. No? So it's really the value, ano rin eh. Yun lang, tama si Buds eh. Yung may level ng work kasi sa Pilipinas. Sa Pilipinas, yung mga Pilipino, ang mindset lagi, kapag hindi ka professional, wala kang makakating. Wala kang makakating. Hindi ka dapat kumita ng pera. Sabi nga nung basurero eh, buti lang basurero ko, hindi ako Moonstar 88. sino basurero yun? Sino basurero yan? May kaaway na kami ha. May naririnig pa ako noon, yung kaibigan kong gitarista, sasabihin siya ng, ay, yan boyfriend mo, banda lang. Parang nawawalan siya ng moral. Oo, nawalan siya ng moral. Ah, hindi. May story kami ganyan ni Led. Buntis ako. Tapos maghanap kami ng bagong rental home. Kasi naka-dorm lang kami noon eh, nila Bon. Sa isang dorm lang kami nakatira. Tapos, yun. So, kailangan namin humiwalay. Tapos, nung nag-apply kami sa... landlady,
ganun din ba nire-request nila yung mga certificate of employment, ganyan. So nag-submit ako ng certificate of employment. Tapos tinanong siya, eh, yung asawa mo, anong work? Ah, sa banda po siya sa Kamikaze. Ah, so wala siyang trabaho. Oh, grabe. Putang ina mo, landlady. Anong street to? Anong street name? Sa may bandang yun ano. Yun yung asawa ng basurero. Na-experience mo na yun, Sir Buddy, na dahil ikaw, banda ka all throughout your life. Eh. Minaliit. Na maliit ka na ba? High school, pag sinabi mo na pagtanda ako gusto ko maging musikero sa isang banda. Ang anong unang sasabihin ng mas nakakatanda? Walang pera diyan. Or nagda-drugs to, ganun. Malamang. Totoo rin. So walang pera diyan. So pero totoo yung drugs. Growing up. K-Rems, kinutuo. Totoo na na-associate kagad sa dati. Yun. So yun yung generation na pinanggalingan ako. Mm. Di ba? Lalaki ka tapos. Pero ngayon okay na sila yung mga kids, di ba? Hanggang ngayon ba? Actually, feeling ko, alam mo sila, feeling ko, gusto lahat ano eh. Ang katumbas niyan ngayon, yung pagiging YouTuber. Content creator. Lahat yung mga anak ko. Ganun ba yung mga anak nyo gusto maging YouTube star? Sabi niya, yun, sabi sa akin talaga, YouTuber, hindi ko nga alam paano sasagutin kasi baka iniisip ko, eto kaya yung pag sinabi ko nung sa tatay ko na musikero ako, kukwestiyonin ko ba? Ano YouTuber ko? Nagda-drugs ka, no? Iniisip ko talaga, ang hirap sagutin kasi baka, iba na eh. Oo nga, no? Kumikita sila, ang YouTuber, trabaho din. Oo. Hindi lahat. Pero hindi lahat. Hindi ko alam, actually, hindi ko alam sagutin sa anak ko, pero yun lang. Sabi ko lang... Ako ina-explain ko sa kanya, kailangan may setup tayo dyan. Kailangan mag-araw-araw yan. Hindi ano. Actually, and then, I tell the whole, ano, yung spec. Kailangan ko lang. Sabi ko, kailangan mag-setup tayo kung ganyan. Kung gusto mo talaga, kailangan magaling ka magsalita. Inupapanood mo, 2 oras nagsasalita yan. Tapos, ikakat nila ng 10 minutes. Ginaganon ko naman sila. Karamihan ang magiging fans mo, mga puting Amerikano. Pero grabe, ang laki ng kita ng mga YouTuber, di ba? Alam naman nating lahat yan, di ba? CP mo si Ryan's World, 27 million dollars a month, parang ganun. Pero yun in-explain lang na, like ako, in-explain ko sa daughter ko, it doesn't have to be magko-content creator ka. You need to quit school. Hindi siya ganun na parang sa amin, magbabanda ka, ibig sabihin hindi ka na mag-day job or hindi ka mag-aaral. Actually, may merit din eh, no? Kung artist ka tapos may day job ka, it shows na kaya mong balansin yung mga bagay. Pero hindi lang siya yung... Hindi para sa lahat. Hindi para sa lahat. Totoo. So, sa content creator, parang sinasabi mo, kailangan mong bigyan ng oras. If you really want to do it. Pero hindi siya kailangan i-sacrifice. Pero full-time kasi yun eh, nakikita ko talaga yung mga ano. Oo, kailangan. Parang full-time yung content creator. Totoo. Hindi ko rin, hindi ako sure. Pero kasi sa content creation, yung content creation na magbi-video ka, na mag-ano, isang aspeto lang yun ng content creation. Yes. Ang susunod na part pa doon, yung paano may kakat yung video, and ipopromote, editing, kung paano ka makikipag-usap sa mga possible clients. So, trabaho pa rin siya in a sense. Actually, ito yung yung medyo ano rito, POV ko. Kasi, di ba, nasa agency ako sa Gigil na gumagawa ng content. Gumagawa kami mga once or two per month, ganun, 3. Mga content creator araw-araw. So, kami, ang dami namin, 100 ng Gigil, taga-Gigil. Isang tao lang or ilan na lang dalawa gumagawa ng content araw-araw. So, sobrang ang pinakamahirap, yung kailangan, consistency. Consistency, ano mangyayari next. Kaya, I can imagine, kaya may iba nagko-collab na, no? Para maraming content. Mahirap talaga. Mahirap. Ubusan ka rin talaga at some point. Eh. Ang nakikita ko lang na magandang mangyayari, if they go to, kuwari, gusto nila maging mag-YouTube, is that maybe they'll land na mga trabaho na kuwari sa editing, sa directing, kasi sila din talaga yung gagawa eh. Parisan. So may expose talaga. Hindi naman, kung ano man. So basta sa akin lang, sasakisoy natin to kung gusto mo talaga. May just to tama. See kung or magbosorero na lang. Actually, marami. Sawahin nila yung Monster Radio. May napansin ako. May mga umaalis na sa audience. Ha? Hindi, nag-CCR lang yung mga yan. Ito, alis to eh. Hindi, producer yan. Actually, nag-resign na siya. Ang gusto kong tanong kanina, yung migration.
Bakit kayo nag... kasi tumawa yung kanina yung migration, nung sinabi kayo migration. Pero totoo niya, may kanta kayo tungkol sa migration. Oo, meron. Dahil... ano, Mesh, kwento mo. Kasi merong isang lasing na nag-request siya ng migraine, pero na, ang sinulat niya sa tissue, migration. Ang sabi niya, wasak na wasak. Ano sabi niya? Broken. Rents, broken here. Broken, eh, no. So, daming ganyan sa radyo. Marami nagkamali. Tapos, yung songwriter ng Torete, yung brother ko nga, naisip niya lang, baka naman meron talagang kanta yung Moonstar 88 na migration. So, sinubukan niya. Sinubukan niya talaga. Pandemic naman yun, no? So, marami kaming oras. Ginawa niya. Tapos, ginawa namin ng kanta. So, pwede niyong pakinggan. Migration. Nag-adjust na lang kami dun sa fan. Kasi broken siya eh. So bali, ano lang to, migraine din. Pinalitan nyo lang ng migration. Oh. O kaya parang sa tono ng Torete, migration. Migration. Migration na to. Sinong nanalo si BBM, di ba? Migration. Ooh, migration. Migration na to. Tara, sakay na! Kaya naman si Mace ay nasa Australia na dahil nag-migration. Yeah. Yon so, mismo. Pero may isa pa kayong kanta na galing kay... napanood ninyo na ginawa niyo ng kanta. Oh, may may interview lang kay ano... Ito ba yung Tourette's? Pwede ba sabihin yung name niya? Kay Vice? Oo, kay Vice. Hindi na namin mabanggitin. Pero takot na kami. Sige, basta. Huwag kayo matakot kay Vice, ganda. Magsusorry yan, tas babawi. Magsusorry naman yan. Kaibigan na, magsusorry yan, pero babawiin yan. Harboring ko kayo doon. Saka magsusorry din tayo. Si babawiin din natin. Hindi. Ano lang, maganda lang yung ano. Sino man guest niya nun? Bella Padilla. Bella Padilla. Basta naano lang ako yung tungkol sa makikipag-break sa'yo, yung jowa mo, pero exam mo. Parang hindi ka pa ready. Parang, tayo na, pwede bang next week na lang? Kasi, ano eh, may ginagawa pa ako. Bakit ngayon? Bakit? So, naano talaga ako, na-touch ako doon sa kanta. So, pwede pa babawiin yun, no? O yung, sige, sorry, hindi ko alam. Sige, sige, next week. Tayo pa rin. Sige, sorry. Basta next week, ah. Oo, oh, at ito na, kakantahin na nila ang next week. Next week. Narito po ang Moonstar 88 again. Narito po si DJ Martin Dero. Nakakantahin nila ang isang kanta na galing kay Vice Ganda. Di naman, inspired. Inspired by. From an interview with Vice Ganda. Ito po ang next week. Ito po si DJ Martin Dero. Pasok mga suki. Sa loob ng kamer. Ha? Tatlong buwan, apat na oras, dati binibilang, ngayon nagpapaalam. Anong dahilan? Di ko alam kung kakayanin. Kunting hiling kahit masakit sa damdamin. Uy, pwede ba? Next week na lang. Para ang puso ko handa nang iwan. Uy, pwede ba? Next week na lang. Para ang puso ko hindi na lumaban. Akala ko wala lang ito. Pinulat mo na ba? Para ang puso ko handa na iwan. Uy, pwede ba? Next week na lang.
Ganda. At yan po ang Monster 80. Woo! Palapakan na lang ang Monster 80! Monster Eros, make some noise! Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals! Cool Pals is in partnership with the Pod Network Entertainment. Follow us on our socials, Facebook, Instagram, X, TikTok, our YouTube channel, The Cool Pals, for our vlogs. Oo, kasi may vlogs na tayo eh. Ay, may vlogs. Oo, importante yung vlogs. Ano orin yan? If you want to join our Patreon, please visit www.thecoolpals.com. Shoutout sa ating mga Patreon dyan, Lisa K, Janrael Pagubasan, Joko Cemento, RJ Aguilar, Janrael Pagubasan, Tiana Legi, Gabriel Mendoza, Stanley Lopez, Nima Dilim, Nil Pascual, Rafael Colima, Lena Maria, Jack Kirby, Robby Pineda, Sacrando Blinsua, Bern Sarmiento, Jun Palo, John Guillermo, Marvin Palas, Michael Fendi. Yun, maraming salamat po, Monster 88. Maraming salamat po. Siya Paul yung palakpakan. Dahil na, nagsimula kay Michael Jackson, natapos kay Michael Jackson. Kanino? Kay Led! Maraming salamat, Led. Ay, mag-shout ako. Uy, Led! Nang kamikaze, sana na, kamikaze naman ang susunod. Pali-pali naman natin from Australia. Oo. Oo. From Jerome Angelo Velasquez, pa-shoutout sa Sogo Boys ng Play and Go. Sana matuloy na yung team building at laplapan. Si Jazlyn Ira Reyes. Sogo Boys pa. Pamura po sa macho kong boyfriend, si Renz Nieva. Nakita ko hindi siya macho. From Denver and Fatima, pamura naman sa tropa namin, drummer na gwapo, masikaso, single at higit sa lahat, solid na Cool Pals. Si Kirk Keno Katipuna. At from Lay, pamura naman si Arvin na masyadong galit sa pera. Putang ina mo. Yun. Yes. Again, sabi ni Mooman, kumanta kayo ng Ehead. So ibig sabihin na enjoy niyo yung ano, masaya yung audience. Oo, totoo. Maganda. So salamat sa lahat ng Cool Pals na dito. Salamat. Thank you. Isang magical moment. O para sa Moonstar, magubad ka ng t-shirt, Alex Avila. Pumba! 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 And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh, no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.